number six. Oh, number six, matuto kang pumikit kapag ikaw ay naiinggit kaysa naman lait ka ng lait, masahol ka pa sa pangit. Ah, okay. Ang sakit naman. Yeah. That is so painful. Very painful. Di ba? Ano yung epekto? Halimbawa na nung lumalaki ka, tapos nag-industriya tayo, tapos hindi nakatatak sa atin yung maganda. Di ba? Na maganda ka naman talaga. Yes. Na maganda naman talaga tayo. Uh-oh. Depende sa tingin natin. So, yung pikit ng pikit, anong ibig sabihin? Paliwanag mo. Ibig sabihin nun, ama, kunyari, di ba, may mga nakikita ka, lalo na sa social media. Tapos yung iba, yung mga naiinggit. Tapos yung iba, kay naiinggit, binabash ka. So, dapat kung inggit, pikit. Yan ang importante, lalo na sa social media ho ngayon, ang mga bata talaga dapat ginaguide ng mga magulang. Ay, oo, totoo yan. Kasi ang nakikita nila parang, ay, ang gaganda, I want something like that, yes. Di ba? Yes, totoo yan, totoo so, yan. So, may nagsasabi dapat na hindi. Anak, no. No, oo. Mm-mm. Or dapat paghirapan mo, pag-ipunan mo bago ka makabili niya. Tama, oo. Pero kung meron kang artista sa buong mundo na hindi naman inggit, na ina-idolize talaga, sino ito? Maski Hollywood. Hollywood. Kahit sino? Angelina Jolie. Talaga? Mm-hmm. Pero kanina nga nung pumasok ka dito, mm-hmm. yung biglaan, mm-hmm. akala ko Angelina Jolie. Hindi, totoo. Akala ko nga Brad Pitt. O hindi. Mas mukha akong lalaki kaysa babae. 2019, I did an interview with Angelina Jolie para sa Maleficent sa Tokyo. Di ba? May dating siya. Yes. I mean, hindi totoo. May arrival kang ganun eh. Oo. Tayo ka. Uh-huh. May pose ka. Yung nakaganyan lagi ang paa. I-channel mo si Angelina Jolie. Oh, yun. Tingin. Yun. Dumaan si Brad Pitt. Oh, diba? Angelina.